nag-spin ako sa tao. Okay, sir. May balot pa. Pero ano, nakakapaglaro naman ako, boss. Kaya lang yung ano, may parts, may tumutukos dito. Saka dito. Doon yung bakit? Saan galing yan sa tingin nyo? Yung ganyan, basag. Maaaring may cartilage dyan na mga tuklap. Siyempre, maglalaro na yan. Siyempre, pag tumatakbo tayo, tutunog-tunog na yan. Oh. Yun ang ano yan. Kasi, alam nyo, bago makita sa x-ray, ibig sabihin malaking parts yan. Hindi yan basa-basa. Kumbaga, putin, hindi. Medyo malaki yan. Medyo malaki yan. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Yung kuha ng x-ray. Ito yung tinatawag natin patela. Oh. Yung halos ang liit. Alam nyo kung gaano kalaki yan? O, hawakan nyo. O. Eh, ang laki niyan. Yung bilog na yan, yan yung patela. Tingnan mo, parang ang liit lang. Pag... O, oh, di ba? O. Oh. Yan, ganito rin kalaki yan. Ganyan kalaki yan dyan sa loob. O, oh, eh, ang laking bilog niyan, o. Oh. Tingnan nyo, no definite fracture. Ang tawag dyan is bone spur. Na nabangal, natanggal. Ngayon sir, hindi na mawawala yung tunog-tunog ng... Gano'n ba tatsi, ano? Brian? Meron! Kanina? Tumutukot. Sumasakit siya. Gano'n na ba? Nakakapaglaro naman ako. Kung may naano, pag nagbama niya ako pagkatapos nung ano? Tutunog? Para siya mga sumasakit siya. Ah, pagsak. Okay. Pero yung tumutunog kasi sir... Normal na lang yun. Wala, may pinanggalingan yung tutunog-tunog talaga. Sa sabit-sabit yun, yung cartilage niya. Hindi natin alam kung saan nabangal yun kasi the best yan pagka ganun, hindi kasi kita yung surface, yung cross-section view, hindi kita yung cross-section view niyan. MRI lang makakapag-ganun nun eh kung ano yung mga yun, laki ng spar na yun. Pero sige, hindi mo isip mo yun. What are you issues mo sir? Yeah. Tingnan natin kung anong magagawa ko. Huwag ang tagal yan. Ganun. Ako na wala yun. Yan, hindi nga rin. Mala sinabi niya, babe. Pag bibili kayo ng support kung ganito, oh. Yung may ano, may nakikita kayo, ganito rin kaso nakita niyo parang may orca. Ayun, pabilog siya. Yung, kaya may butas, tapos shh. Pag maglalaro kayo, mas the best yun. Okay, yung bibili ng ano kasi pag ano, nakaganyan palagi yung ano yun. Nagiging hindi healthy ito dapat kasi ito malaya yan nakakaano. Pero pag palagi nakagano niya, wala, stress yung tendon mo rito. Stress yung tendon mo rito pag napitirat siya. Okay? Mas maganda. Kaya ang design nun, mapapansin nyo iba may butas. Yan, para nakakahinga itong ano natin. Isa yan sa mga makaka-apekto sa tuhod natin pagka nag-stack up ng ano natin. Dapat talaga yan, yan naglalaw yan. Malaya lang siya nakakagalaw. Dapat umubos pa na ano to eh. Eh, naalala mo sir nung nag-emergency ata, hindi ako hospital yung anak mo. Naka-schedule ako nun eh. Nandito na kami nun eh. Mm-hmm. Hindi na umaga. Bulso mo ata eh. Nag-ano kasi yung anak ko noon eh. Hmm. Hindi makahinga. Oo. Hindi makahinga. Pag umuubo talagang nangingitim yung bata. Nangingitim. Oo. Ano. Siyempre, hindi mo naman maturuan. Idura mo yung ano. O bata. Yung. Bata na kasi, manghihirap ano. Parang gusto mong akuin lahat ng nakakamdaman niya. Nakakaday ng alog-alogin.
sa ano mo yun eh, sa pag-ibig mo nito. Palitan mo lang yan. Tapos pag maglalaro, palagi na naka-support mo lang. Para healthy pa naman yung sa x-ray, healthy pa naman yung tuto, maganda pa yung distance o yung allowance ng ano mo. Maganda pa. Isa lang magpapahirap sa iyo yung matunog. Kasi katagalan, pag nagsisenyor tayo, siyempre humihina yung joint natin. Mas lalo napupudpud yun. Teka sa motor. Sima mo. Sapa? Okay. Okay na. Sige nga. Testing mo kung paano sumasakit. Hindi natin mo. Ibang hindi mo mo. Okay na. Okay na. Pwede mo paano din. Susunod sa proses. Ang damit mo. Tanggalin mo. Lamig-lamig lang yan dito. Tanig, tsaka dyan. Alam nyo, pag frozen, yan. Sumasakit ka agad pag inaangat. Isa nyo, nadidiretso nyo. Yan mga dito. Naano ko nga yung pag-uho mo. Dito, dyan, kasunod dyan sa mga parang ano. Para normal lang awit lang ng tao yan. Huwag lang talaga yun. Ang hirap itaas. Ano ba dali na kung tayo? Tayo ko sa tayo. Hindi ako ang pero nung mga nakarangarang tao, ang hirap akong taas din. Ginaano ko lang yung pigisit at saka yung susang pass. Maka napagod na yun. Yun yung mga sinyalis ng mga frozen shoulder. Tapos pag hindi mo na-address, nako po. Okay, sir.
Pwede ko lang yan.